these days. In your heart. In your heart. Saan sa akin? Papaya? Hirato si Siska, no? Mas maganda yun eh. Kasalan kanina eh. Asawa eh. Dito, papaya. Bakit daw ano? Hindi ko masyado nakapagtuunan ng... Maagang. O, kaya lang naman patagalin pa natin. Baba? Hindi, ganito kasi. Ang katuruan ng Islam ay hango sa katuruan ng mga naunang propeta. Ito mga ginagawa natin ngayon, mga innovations na ito eh, mga bagong katuruan na ito eh. Kung anong ginawa ng propeta ng Diyos, nila Moises, nila Jesus, yun ang pinakatamang gagawin natin. Sila yung guidance eh, sila yung example. Nung sila ay namatay, kaagaran silang hinugasan, dinasalan, at nilibing. Wala nang ibang activity, inuulit ko. Hinugasan, nilinis, sobrang pagdadalisay, lahat ng pag-iingat ginawa, nagdasal para sa kanya, at inilibing na. Ang paliwanag dyan ng ating mga scholar, kasi hindi na natin to dimension eh. Kailangan mo nang bumalik sa Diyos. Halimbawa, lahat ng lugar na kung saan nilagay tayo ng Diyos, may takdang oras. For example, yung mga Buddhist na nanay dito, yung anak natin sa sinapupunan, pag 9 months kabuuan, kailangan yung lumabas na yan. Pwede bang sabihin, 12 months ka na, wala pa akong sweldo, yak ka muna. Hindi, malalaso na yun, di ba? Hindi niya na dimension yun eh, kailangan niya na umalis doon. Ganun din. Pagka ang tao lumisan na, wala na yung kanyang kaluluwa, kailangan ipaubayan na natin sa Diyos yun. Itong pinakatama, kaya ko sinasabing pinakatama, ipaghambing nyo sa hindi magandang paraan. Pagkatapos mamatay, tatagal sa freezer, sa hospital. Pagkatapos, eto na. Kung nakakita kayo na nag-iimbalsa mo, kayo mismo sasabihin nyo sa katawan nyo, sa mga kamag-anak nyo, huwag nyo itong paggawa sa akin, ika ha. Alam mo ba, bubutasin yung likod mo, kukunin yung laman loob mo. Pag masama-sama pa, ibibenta yung katawan mo eh, sa mga nag-aaral ng medisina eh. Wala nang laman sa loob yun. So, wala na, puro makeup na yun. Ikumpara nyo sa isang Muslim na namatay, napakadalisay nun at mabango, walang artificial, buong-buo. Eto, pagka tinignan mo sa kabaong, akala mo masaya, pero walang laman yun eh. Walang laman yun. Yan ang pangit. Pangalawa, at alam kong alam nyo ito, inuulit ko lang. Pangalawa, o sige, eto na yung lamay. Akala nyo masaya yung lamay? Yung lamay, dyan nagsusugal ang mga tao. Dyan nagwawala yung mga iyak na hindi mo maintindihan. Bakit mo ako iniwan? Nag-aaway yung mga may kabit, lahat ng mga baspardong anak, naglulutangan, lahat ng... alak, ninegosyo, nagsakla, may maraming kababalaghan nangyayari sa lamay yan. Ayaw yan ng Diyos. Ayaw yan ng Diyos. Ba't hindi nyo patahimikin yung taong pumanaw na? Bakit yung pag-uukulan ng mga ganun napaka hindi magandang pagbibigay ng kabutihan sa namatay? And then, pag nilibing, pag-uusapan dito, gastos. Alam nyo, mas magastos mamatay kaysa mabuhay eh. Yung nanganak, misis mo, magkano lang, may mga libre dyan na lying in eh. Eh, yung kabao, pwede mo ba sabihin, libre na lang to? Yung hospital bill, libre ba yan? Yung sasakyan sa kabao, libre ba yan? Yung paglilibingan mo, libre? Ultimo lapidang, mahal eh. Lahat yan, bayad rito. Maniwala kayo sa Islam. Kanina pinag-uusapan namin kung may bayad ba sa... libingan sa Nursagaray, libingan ng mga Muslim. Alam nyo kung ano babayaran nyo doon? Yung taong naghukay, pagod eh. Ano lang, pa soft drink, sabutan mo man lang 200. Wala ang sisingilin sa inyo. Dahil, ano ba yan eh? Bakit mo pagkakakitaan nyo, nangulila na nga, namatayan na nga yung mga mahal sa buhay, i-charge nyo pa ng, oh, sige nga, alin dyan ang mas mahusay na paraan ng pagkamatay? Alin dito ang mas kagalang-galang? Yung inilibing agad, lahat ng respeto, dinala sa lang, pinabanguhan, nilinis, at namayapa ng maayos, walang iyakan, walang away na nangyari. O, sinugalan, naghirap yung pamilya sa kakautang, yung mga nag-away, yung
Ah, kayo na bahalang humatol kung ano ang mas humahusay dyan. Pero eto, turo to ng Diyos, walang duda, ito ang pinakamaganda. Ito. In your heart.